Okay, so hello, good evening. Good evening, good evening po sa inyong lahat. Once again, ang topic po natin for tonight's training is 7 figures business presentation, and it will be conducted by your one and only Kurt Nokum. And sabi ko nga kanina, marami po ang mga first time na ako maririnig, first time lang makaka-attend sa training ko. And that is why magbibigay ako ng konting introduction sa inyo. Sino ba ako? Bakit ba ako yung kailangan nyo pakinggan tonight? Bakit ba dapat talaga kayong makinig? Naniniwala po kasi ako na the fastest way to insert authority sa mga viewers natin, sa mga nakikinig sa atin, every time na mag-share tayo ng bago sa kanila, trainings, experience, results, is ipakita yung nangyari mismo. So, ito po yung nangyari mismo sa akin, no? Doing the business. And konting background po tungkol sa akin, I'm a nurse by profession and I've been with the company for the last six years. And ito po yung sample ng cheque ko. Naranasan ko na pong kumita ng 1 million and above sa in a span of 1 month. And I'm one of the youngest motivational speakers of the company. Na-feature na rin po ako sa Good Life Stories at the age of 25. So, akala ko dati mga artista lang yung napupunta dyan, no? Very, very happy ako to share this, no, yung results ko. So, wag po sana mayabangan yung mga first time ako marinig. Kasi usually naman, pag may achievement tayo, pinupost natin yan. Pag may pumasa sa boards, pinapalitan na ganyan yung pangalan. Kaya tignan niyo po yung Facebook account ko. May RN sa dulo. Kasi proud ako. Pag may pumasa sa interview nila, na-approve yung visa nila, pinupost nila yung visa nila. So, huwag kayong maya i-post yung achievements nyo pag meron kayo. No matter how big or small yung results ninyo, i-post nyo kung proud kayo. It's not to brag, pero to inspire, no? And of course, yung iba, hindi siniseryoso masyado yung negosyo kasi iniisip nila, putyo-putyo lang yung kitaan. By the way, for your information, I have a total of 31 franchise accounts and currently, 2 of my accounts meron pong combined income of 7.8 million pesos already. So kung ganyan kalaki yung kinikita ng speaker, papakinggan nyo, yes or no? So, mas madali mag-share, no? Pagka nakikita talaga yung resulta. Kasi pag wala, pag dire-diretso lang, pag puro information agad, minsan tinatamad manood yung mga viewers natin. So here I am right now telling you, ito po yung kapital na nilabas ko sa negosyo, 554,000. And hindi pa kasama yung ibang expenses ko nung nag-i-start ako. Pero nasa ganyang range po. And dalawang account ko pa lang, 7.8 million na po yung total income. And currently right now, meron po tayong tinatawag na ranking system sa company, Wealth Builder Circle. Meron pong Ambassador Circle na 1 million hanggang 5.9 million yung kinita. May President Circle, 6 million hanggang 10.9 million yung kinita. Meron pong Champion Circle, na currently champion circle po ako na 11 million to 20.9 million yung kinita. Ang total earnings ko po as of last December nasa 11.5 million po. Hindi ko na na-compute pa yung up to today. So legend circle, I think may isa tayong legend circle na viewer tonight. Ang income po nila is 21 million to 59.9 million. And of course, yung GM natin na si GM Ken, siya lang ang dark horse dito sa team natin. One and only. At dyan tayo papunta lahat. 51 million and above. So, ayan, nag-high na yung, ano, yung legend circle. So, ayan. Anyway, ano po ang main topic natin? I'm sure nakuha ko na yung attention nyo. Nakita nyo na yung income ko at excited din kayo nakitain nyo. Tama? Yun yung magiging future nyo kapag ginalingan nyo mag-present. Pag inaral nyo talaga yung negosyo, pag binigyan nyo talaga ng oras para masterin kung paano mag-present. Kasi it's all about the activity. Kung kahit gaano ka kagigil makuha yung mga goals mo dito, kung hindi ka naman nagbibigay ng oras para gumawa ng activity at mag-present, or kahit anong oras para i-work out yung negosyo mo, hindi ka talaga kikita dito. So we only have 5 topics for tonight. So yung 5-step system natin, hook, story, content, offer, and close. Basically, this is all about creating your own presentation. Okay? So,
So, yung mga chat-chat dyan, no? Nagpapaano pa, nagpapa-add pa sa Facebook. Huwag niyo po i-add yan. First, guys. So, ang pinakauna dito sa the five-step system natin para magkaroon ka ng seven figures sa business presentation mo is number one, yung hook. Number two, yung story. Number three, content. Number four, offer. And number five, close. Doon muna tayo sa first, which is yung hook. First step is called the hook. Okay, the goal of this is to get the attention of the potential buyer. Okay, yun po yung pinaka ano natin dito, priority na mangyari, no? Dapat makuha mo or ma-hook siya dun sa post mo or dun sa sinishare mong negosyo. So, yun talaga yung pinaka-goal mo dito. Once you get his or her attention, his or her, ito po yung prospect mo, okay? So, once you get his or her attention, then expect her to be focused when listening to your pitch. So, dapat simula pa lang nung presentation mo, ma-hook na siya agad. Okay? Kailangan hindi siya yung, lalong-lalo na po, kapag yung invite mo, galing lang online. Kasi di ba may online advertisements na ngayon. Facebook, Google, YouTube, at yung mga ibang social media. So, karamihan na mga guest mo, hindi mo kilala. Okay? So, kailangan first few seconds na mapapanood nila dun sa presentation mo, ma-hook na agad sila. Okay? If you don't hook them, then they will leave your presentation because people nowadays have short attention span. Tama po. Kaya kung napansin mo, kung gumawa ka ng video ad sa Facebook, tapos titignan mo yung results, pwede mo tignan ilan yung nakatapos ng video mo, 25%, 50%, 75%, at 100%. Doon pa lang makikita mo na karamihan ng mga viewers mo, hadyang doon lang sila sa 25% duration ng video mo. Bakit? Baka hindi sila na-hook sa mga sinasabi mo. Tama? Baka ang simulang sinabi mo, meron kang isa ka bang empleyado na gusto naghahanap ng pagkakitaan. Paano kung hindi naghahanap ng pagkakitaan? Empleyado sila, yes, pero hindi naghahanap ng ibang pagkakitaan. E di, in-skip ka na nila. So may tamang ano, no? May tamang sequence kung kailan mo sasabihin na meron kang gustong i-share na pwedeng pagkakitaan sa kanila. Anyway, yun yung hook, no? So, ito po yung sample. Again, ito yung guide nyo. Okay, guys? Ikaw pa rin yung gagawa ng sarili mong questionnaire. Ito, guide lang to. Pwede mong gayahin kung trip mo. Pwede mong hindi gayahin. It's up to you. So, the yes questionnaire, if you want your prospect to say yes to your offer, then make sure he or she must say yes to your questions at least 2 to 3 times. Okay? So, kung may kausap ka, meron kang kinakausap at gusto mong mapapayin yung tao, gusto mong mag-avail siya ng products and services na in-offer natin, kailangan isa, dalawa, tatlo dito sa mga sasabihin ko, mapa-yes siya. Kahit sa utak lang niya. So, is this for you? Ito yung una. Is this for you? Okay? So, at the start of your presentation, make sure to tell your prospect if this business fit his or her needs, lalong-lalo na po financially. Kasi karamihan, pare-pareho yung pag-market natin online sa mga potential franchisee. Pero ang problema dito, kaya tayo nahihirapan kumuha ng quality people or quality leads kasi hindi sila yung perfect fit dun sa in-offer natin na business opportunity, no? So, kailangan po dito, at the start pa lang ng presentation, mapayes na sila sa utak nila na, ay, oo, para sa akin itong presentation na to. So, meron ka dapat sabihin sa simula na mapapayes sila. Okay? So, after nitong training na to, meron akong ginawang presentation, 29 minutes lang po siya, pwede niyong panoorin at pwedeng doon kayong mag-base sa pag-create niyo ng presentation niyo. Again, this will not guarantee you na 100% magbabayad lahat kasi depende pa rin talaga yan sa nagsasalita. Okay? Depende pa rin sa iyo yan. At depende rin sa dami ng kausap mo. So, wag mo babalikan 1 month from now, sasabihin mo wala ka na close kasi baka wala ka rin kinausap. So, guide mo lang to. Okay? Anyway,
Next, what's in it for me? So tell your prospect during the presentation kung ano yung magigain niya, no, pag tinapos niya yung presentation. So ito naman pong technique na ito, it is benefit-driven. Kasi Filipinos or most of us love benefits. Tama? Hindi yung benefit na nang ginawa niya ng kaibigan niyo, ha? Benefit-driven sa negosyo. Ibang benefit yung iniisip niyo, eh. Okay? So, syempre, kung simula pa lang ng presentation, okay, so make sure to finish the presentation kasi after ng presentation na to, meron kang matatanggap na ganito, meron kang matatanggap na ganyan. So, yun yung sinasabi usually dyan. So, what's in it for me? So, for example, tinesting ko na magbigay ng mga libreng courses, yung online course, nagbigay ako ng freebies. So, pag tinapos mo yung presentation, may matatanggap kang freebie. Basically, yun ay pang-hook mo, eh, dun sa client mo para mag-stay siya dun sa presentation mo. And then, ito naman, pwede nyo rin gamitin, thank you and promise. So, make sure to thank them before continuing your presentation and reassure them that watching this will definitely be worth his or her time. So, isa uli ito sa technique na pwede mong gamitin dun sa hook. And next naman is, why is this different? O, kailangan ma-explain mo rin sa presentation mo as short as possible kung bakit iba to sa mga presentation na usual mong nakikita. Tandaan nyo guys, marami tayo nagmamarket ng franchise business natin. Ano yung unique sa'yo? Bakit sa'yo dapat kumuha yung tao? Okay, so dito sabi, most of the presentations are common. At the end of it, the speaker will sell you something, so make sure that your presentation is unique. So hindi lang puro pagbebenta. Siguraduhin mong siksik siya, meron siya matututunan, meron siya marirealize, meron siya makukuha, aside dun sa offer mo. Okay? So next, ito pa. So madami ito, ano, nag-prepare ako ng maraming options na pwede nyo gamitin. Hindi naman po kailangan lahat to ilagay nyo sa presentation nyo kasi hahaba sobra. Pipili lang kayo ng gusto nyo. Pero kung ito, mamaster nyo, makabisado nyo lahat yan, tapos meron kang kaharap sa opisina, ipiliin mo yung pinaka-the best, eh. Pinaka-the best dyan na pwede mong gamitin. So, why finish this? Make sure to tell them that if they don't finish the presentation, they will not be able to avail the exclusive promo or yung reward. So, syempre, kung interested siya, kaya nga siya nag-click nung presentation mo kasi interested siya. Tapos sasabihin mo yun, simula pa lang, habang di pa siya bored, maririnig niya, shit, pag di ko pala tinapos to, wala akong reward. Wala akong promo. Tatapusin yun. Most of the time, mas mataas yung chance. Ngayon, yung ginamit ko sa inyo, nung nag-start ako dito sa slides ko na to, yung instant authority. If your prospect came from cold market, then it is best to use this approach. Tell them your credentials and why he or she should listen to you. Di ba ganun yung ginawa ko nung nag-start ako? Dumiretso na po ako sa resulta ko. Pakilala ko, pangalan ko, ano yung mga resultang nakuha ko dito sa negosyo, doing this, itong sineshare ko sa inyo ngayon, o di ba lahat kayo nakikinig na? This is one way of making sure na ma-hook yung tao sa sayo, sa presentation mo, para magtuloy-tuloy ka. And next, thank you and promise, why is this different? So yan, naulit lang po yan. So dito, ito naman yung ginamit ko sa presentation ko, itong top 3 na ito. So dun sa isesend kong presentation after this, meron akong YouTube video kasi pwede nyo panoorin. Ito yung ginamit ko. Does it work? Can I do it? Will you help me? Para sa akin yun yung pinaka magkakakonek. So una, does it work? Since ang in-offer po natin franchise business, make sure na ma-highlight mo yung mga achievements ng company natin. Kasi kung ang nasa utak ng prospect mo, effective kaya talaga to. So dun pa lang, pag sinabi mo na yung company natin, 3 times po tayo, 3 consecutive years tayong back-to-back-to-back franchise company of the year. It goes to show na talagang yung system ng company proven and effective talaga. So it will already answer your does it work without handing out your results, lalo-lalo na kung wala ka pang resulta. So hindi mo kailangan dito ng resulta, no, para makapag-close ng deal. So pwedeng yan lang yung sabihin mo,
masagot mo na agad yung tanong niya kung effective ba yung negosyo mo. Next naman dito is, can I do it? So, take note guys, take advantage na online integrated yung negosyo natin. May online system tayo. Yung franchise business natin, hindi na siya traditional na food cart lang. Pwede mo na siya gawin. Kaya nga kanina, nung tinanong ko, sino dito yung wala sa Pilipinas, ang dami nag-chat. O yung wala sa Metro Manila, ang dami nag-chat. Magkakaiba tayo ng lugar ngayon. Ilan ba tayo ngayon? We are currently 79. We have 79 participants right now. Tapos lahat tayo, magkakaiba ng location ngayon. Tama? So make sure to take advantage of this. So yung tao kasi, pag dapat masagot niya sa sarili niya, dapat siya mismo magsabi sa utak niya, sa sarili niya, kaya ko to. So kailangan ipaintindi mo sa kanya na most of the top performing people use online technology to strive. So as long as you have the tools, you can do it. Ano yung tools na sinasabi dito? Cellphone, laptop, internet, meron ba kayo lahat nun? For obvious reasons, lahat meron, tama? Si meron ba dito naka-pager pa? Utang na log, itapon mo na yan. So, next question na kailangan masagot din sa kanya is, will you help me? Kasi maaaring maganda yung company. Tapos, naisip na rin niya na, shit, parang kaya ko gawin to. Pero yung pangatlong tanong, hindi mo nasagot yung will you help me? Kaya lang, sino tutulong sa akin? Sino magtuturo sa akin? Yun kasi kadalasan yung nagiging problema. So, since we have a proven system, na nakatulong po sa napakaraming franchisee na kumita na ginagawa itong negosyo natin, pwede kong i-share sa ito. Okay? Once na maging business partner kita. So, yun yung commitment ko, ibibigay ko sa iyo pag nag-commit ka rin sa akin. Basically, mag-commit siya sa iyo kapag nag-bayad na siya. At ikaw, mag-commit ka naman sa kanya by doing your part. Gaguide mo siya, add mo siya sa mga GC, tuturuan mo siya new franchise or new franchise orientation. So doon ka na papasok. So kailangan ma-build up mo din yung sarili mo sa kanya. Okay? Okay, nasa na tayo. So nasa story na tayo. Tapos na agad tayo sa part 1. Tapos na po tayo sa hook. Dito na tayo sa story. Sa story strategy po. Once you get their attention, it's time to build trust and connection because people buy from people they know, like, and trust. Ulitin ko po. People buy from people they know, like, and trust. So, very important dito yung rapport. Kailangan talaga mag-connect kayo. Magtiwala sa iyo yung kausap mo. Kasi once na nakuha mo yung tiwala niya, at meron kayong, paano ba yung sinasabi mo, coach, na mag-connect? Find something na parang relatable sa inyong dalawa, no? Kaya nga ako, pag nag-ads ako, tina-target ko yung mga medical profession din. Bakit? Kasi meron na agad akong marirelate sa kanila. Ah, nurse ka din. Wala na agad yung ano eh, yung wall eh. Icebreaker na agad eh. So ikaw, OFW ka. Pwede ka mag-ads, tapos targetin mo yung kapwa OFW mo rin. Magkikreate ka ng video, sharing your story, your pain as an OFW, saka may offer yung ano natin. So basically dito, ganun yung gagawin mo, no? So kailangan, pag na-hook na sila sa presentation mo, dito ka na magkukwento. Dito ka na mag-share ng konting tungkol sa'yo. Hindi ka muna magpo-proceed sa presentation. Okay? Kailangan kasi kahit papano, makilala ka nung nakikinig. Diba? Ang hirap kasi yung... Naniniwala ako maraming mga singer sa labas na magaganda yung lyrics, magaganda yung kanta. Pero hindi sila kilala. No? Kasi mas minsan mas kilala pa yung mga sikat na singer kaysa sa kanila kahit mas maganda yung lyrics nila. Kasi ano yung saan sila nagfail? Hindi sila nakapag-build ng connection sa mga tao. Okay? So yung iba kahit hindi naman ganun kagaling, hindi naman ganun kaganda yung boses, mas sikat pa. Kasi nakaka-connect sila dun sa tao. Tama? Same with vloggers, yung mga nag-vlog. Ganun din yun. Magkakaiba ng content, pero pag nakakonect ka sa tao, kahit minsan basura yung content mo, talagang pinapanood ka ng tao eh. Diba? Basta nakakonect ka sa kanila. Okay? So, again, it's time to build trust and connection because people buy from people they know,
like, and trust. Okay. You can do this by sharing a short story about you and or your company. So, pwedeng, ang ginawa ko naman dun sa presentation na ipapakita ko sa inyo mamaya, kinuwento ko naman yung story ng mga may-ari, yung company. So, pwede nyo rin gawin yun. Kung sa tingin nyo, wala kang madramang buhay na ikukwento sa kanila, laki ka sa mayamang pamilya, pwede mo ikuwento yung storya ng company. No? Okay. Dreams and desperation. So, dito napapasok yung story. So, nasa story strategy pa tayo. No? So, dreams and desperation. Share a story na talaga makaka-relate sila. Yun nga yung sinasabi ko kanina. So, meron akong mga ginagawa ng website ngayon. Isa dito, taga Netherlands, si Sir AR. Hindi ko lang sure kung ano yung seaman yun eh. So, pinagawa ko siya ng short video presentation niya. Video pala, para yun yung gagamitin niya for ads, less than 1 minute lang. Tapos, inayos ko yung sequence ng mga sinasabi niya. So, OFW siya. Siyempre, as an OFW, ano yung pain? Being an OFW, of course, you will share your personal experience. Maganda naman yung sahod. Okay, so nakaka-survive ka naman sa ano. Kaya nga lang, ang problema, ang isa kasi sa pains ng OFW, malayo sa pamilya. Tapos, ikaw yung parang walking bank account ng mga relatives mo. Pag may emergency sa Pilipinas, ikaw yung tinatawagan. So, imbis na makaipon ka, pinapadala mo lang din. Alam mo yung pain? Ikaw yung nagbibigay ng time mo, ikaw yung nagsasacrifice, magtatrabaho, isa, dalawa, hanggang tatlo yung sidelines mo. Tapos, end of the day, papadala mo lang din sa nangangailangan sa Pilipinas. Paano ikaw? Paano yung family mo? Diba? Isa yung sa pain ng isang OFW. Kaya after mo i-share yon si Sir AR, after niya i-share yung pains niya, sa kanya in-open up na pinakilala niya yung sarili niya. So, ganito yung nangyari sa akin bilang OFW. By the way, this is AR nga po pala. Isa po akong seaman dito sa Netherlands and meron akong i-share doon na yun. Doon pa lang yung pitch. Meron akong i-share sa'yo na gumaganon pa si Sir. Talagang pati ako napapaano habang pinapanood ko yung video. Sabi ko, Sir, ang ganda ng video mo. Lagyan mo na lang ng background music. So, sabi niya, meron akong i-share sa'yo na ginagawa ko na side hustle. Yun yung script eh, na pwede makapag-akyat sa'yo ng income aside dyan sa work mo. Click mo na yung link sa baba, isishare ko sa'yo kung paano. Ganun lang. So, share your dream or your desperation. So, isa ka naman former employee, share mo the experience mo. So, nandito yung si Ma'am Ruby sa GC natin ngayon. Kakasend lang niya ng video. Gusto mo ipakinig ko sa kanila, ma'am. So, anyway, si Ma'am po, 10 years siyang financial analyst, no, ng isang multinational company. Basta malaking kumpanya to. And alam mo yung pain din bilang employee, lalong-lalo na kung ikaw yung bibo sa kumpanya mo, yung tipong pati pagtimpla ng kape, ako na boss. Tapos at the end of the day, yung tamad na kapareho mo ng posisyon na laging late, pareho lang inasahod. Nakakainis, no? Tapos, 5 years, 10 years ka na sa company mo, yung sahod mo, pareho pa rin. Pero yung daily expenses mo, tumataas. Nakakasunod po kayo. Habang tumataas yung cost of living natin due to inflation, yung salary natin hindi tumataas. So, pahirap ng pahirap yung buhay natin. So, pwede mong gamitin yon as your pain bilang employee. Ganito yung nangyari sa akin. By the way, my name is ganito. And what I found out is meron na kong pwedeng i-share sa'yo. Doon ka pala mag-pitch, no? Or kung meron ka ng negosyo. Kasi dito, hindi mo naman pwede targetin lahat. Unang-una, isa lang naman yung ano mo, yung field of work mo or isa lang naman yung linya mo. Meron kang specific niche na dapat mong gamitin. Yun yung advice ko sa inyo, guys. Kasi kung tatargetin mo lahat, kung wari gagawa ka ng Facebook ads tapos ang budget mo 300 per day, 500 per day, tapos nakabuong Pilipinas yung location. Tapos sabog-sabog yung makakita. Baka ma-burn out ka lang sa ads. So, ang pinaka-suggestion ko dito, targetin nyo yung market nyo. Saan ka ba makaka-relate? Kasi where there's market, you can sell.
Kahit ano po yung product mo, basta may market, makakabenta ka. Hanapin mo na yung tamang market mo. So, pwedeng ikaw yung nagnegosyo dati, sa first business mo, nag-fail ka. Pwede mong i-share yun. Diba? Okay. Next naman is yung breakthrough. So, breakthrough, ano bang meaning nito? Para makasunod kayo, no? A sudden, dramatic, and important discovery or development. So, it is something that changes the course of your life going forward and ensures that things will never be the same for you again. Yun po yung meaning ng breakthrough. So, make sure na yung story mo about dun sa sarili mong breakthrough connected siya sa business na in-offer mo. Kasi kung hindi, bakit mo pa siya na yan? Na ito yung realizations mo sa buhay, tapos hindi rin pala related dun sa iyo offer mo. So, last week, kakatapos ng leadership camp ng team namin, batch 1, marami po doon nag-breakthrough sigurado. Sa mga nandito po na naka-attend ng LC, can you type yes kung meron kang realization after our intense leadership camp. Diba? So, ito important, ito yung breakthrough mo. Kailangan mapakita mo dun sa prospect mo na ito yung breakthrough din na pwedeng mangyari sa iyo kapag ginawa mo yung itong in-offer ko na to, yung franchise business na to. Okay? So, success and result, ito pwede nyo rin tong gamitin. So, if you, ito take note ha, kung wala ka pang results, gamitin mo yung result ng coach mo or ng ibang business partners mo. Kasi yung iba nagdadahilan. Ah, coach, hindi pa ako makapag-refer kasi wala akong resulta. Kung di ka magre-refer at hindi ka rin magbebenta, paano ka kikita? Tama? So, kung wala ka pa resulta, okay lang. Pero kung meron kang resulta, kahit gano'ng kaliit yan or kalaki, make sure to share it with conviction. Naalala ko, guys, yung first check ko, 4,500. Kung i-collage ko, talagang ang dami kong ginawa na pag-e-edit tapos pinost ko sa Facebook, 4,500. Ang tagal ko in-edit, yung tipong feeling ko yung kinita ko, 500,000. Pero 4-5 lang. Talagang kailangan mong i-share. Kasi pwedeng sa'yo maliit yun, yung 20,000 na kinita mo, pwedeng maliit yan sa'yo, pero sa iba malaki yan. Yung 15,000 na kinita mo, pwedeng sa iba maliit. Pwedeng sa'yo maliit yan, pero sa iba na pagod na sa trabaho, ang iisipin nun, 15,000 yan na yung monthly salary ko. Baka yung pa yung dahilan ba't sila mag-inquire sa'yo. So, huwag kang mahiya, mag-story. Mag-share ka ng story sa My Day mo, sa page mo, di ba? Sabi dito, make sure your prospect will like to achieve the success that you currently have right now. So, syempre, shinare mo, ito yung success story ko, dati akong ganito, dati po akong nurse. Ako mismo, nurse po ako eh. Registered nurse ako. Basic life support instructor ako sa isang hospital sa Banawe. Dati po akong sumasahod ng basic salary. And ngayon, nakita nyo po yung total income ko earlier, around 11.5 million. So never did I imagine na magkakaroon ako ng ganong kalaking income. And yung shinare ko na yun, yun yung magiging success story ko sa mga kakausapin ko para iparealize sa kanila, if you try to do this business, merong malaking chance. Especially kapag sinunod mo yung process, pag inaral mo, pag binigyan mo ng time, mataas yung chance na yun nangyari sa akin, mangyari sa iyo. So basically, i-share mo lang yung success mo and yung result mo. At ma-isip nila na gusto ko rin yan. Gusto ko rin ng resulta na nakuha mo. Okay, next. Pwede rin pong transformation and realization yung gagamitin yung technique. Ano to? Share your transformation story and make sure they also want to experience the transformation that happened to you. So basically, halos wala silang pinagkaiba nito, no? Yung success and result. Pero ito kasing transformation na to, ito na yung mas specific. Bakit? Kasi dito mo nasasabihin talaga yung ano ka dati. Pwede kasing i-indicate mo sa presentation mo yung talagang anong ginagawa mo dati. Okay, bago ka naging ganito. Paano ka napunta sa negosyo natin? Okay? A good example of this is being an employee for years and deciding to step outside
your comfort zone, and venture to a field you are not familiar with, such as starting your own business. And obviously, kaya kayo naghanap ng pagkakitaan na negosyo. Kasi yung income source nyo ngayon, hindi sapat. Saan nanggagaling yung income source natin ngayon? Most of the time sa trabaho natin. Tama po? So, kailangan dito, i-share mo ano yung mga na-realize mo nung empleyado ka pa, bakit ka nag-decide na gawin to. Para makarelate din sila sa'yo. No? Kasi definitely, lalo na kung same field of work kayo, naniniwala talaga ako pag kinuwento mo yung pain mo, tatamaan sila. Kasi pareho kayo ng trabaho eh. Pag sinare mo yung pain mo, yun din yung pain niya eh. Hindi mo kailangan manghula. Hindi mo kailangan kilala yung tao. Basta alam mo yung trabaho niya, kaya mo na siyang kausapin at makarelate. Definitely. So, eto, isa pa to sa mga gusto kong approach no sa story, yung imagine the future. So, syempre, pag inimagine mo yung future na maganda, yung pwede mangyari sa'yo, di ba may excite ka? Yung kasi yung ma-feel nila eh, may excite sila. Parang exciting tong negosyo na to. Ah. So, share what could possibly happen to them once they do the business. So in short, ito yung pwedeng resulta na makuha mo. Ito yung mga pwede mong magawa. Ito yung achievements na pwede mong makuha once na maging part ka ng company. Basically, pinapakita mo sa kanya yung vision mo. Na kung dati, ito ka lang. Pag ginawa mo itong negosyo, ito yung pwedeng mangyari sa'yo. So yun lang yun naman yung pin. I hope nakakasunod po lahat. So before I proceed, pwede po ba kayo mag-type kung clear po ba yung mga sinasabi ko so far? Just type yes. And kung meron kayong gusto mas ipa-clarify pa or question, mag-type lang kayo sa chat box. Pwede po kayo mag-type, okay? So sa mga gusto may additional question or better, mag-PM na lang kayo. Kasi baka personal yung questions yun. Okay. So, next, transition to content. Ayan, ito na. So, guys, ang dami kong pinakitang sample kanina dun sa story. Ang tanong, paano ka magta-transition dun sa content? So, every time na matapos yung story mo, yung inspiring story mo, most of the time, ready na makinig yung prospect. Okay? Ready na siya makinig, open mind, open heart na yung prospect mo. Time to present na. So, tignan nyo ha. Meron tayong hook, meron tayong story. Wala pa yung content. Wala pa yung paano kikita, nasan yung shop link, yung mga ganon. Wala pa yung pag-hire ng rider. Basta related sa franchise business natin. Wala pa lahat yun. Kasi nag-share ka pa lang kanina eh. Binuksan mo, kumunek ka muna eh sa audience mo eh. Hindi yung content agad. Diba? So, dito magta-transition na tayo sa content. Papunta na po tayo sa third stage, yung content. So, yung content strategy po, eto, exciting to guys. Fear, doubt, and limiting beliefs. These are the things that are holding back your prospects. Okay? So, bakit sila hindi nagpa-franchise? Bakit sila hindi bumibili sa'yo? Kasi meron silang mga self-limiting beliefs. Okay? Yun yung nag-hold back sa kanila. Kaya hindi sila naniniwala. O bakit ayaw nila mag-push through? Kadalasan kasi, pag matagal mo nang ginagawa at consistent ka mag-post, marami kang silent viewers online. Hindi lang sila maka-approach sa'yo sa simula. Palike-like lang sila. Kasi may mga doubt sila, may mga takot sila. Pero for sure, na-inspire mo na yung mga yan. Bumilib na sa'yo yung mga yan. Mapapride lang talaga yung mga Pilipino. So, kung may mga nakita kang post or story mo na may nag-like, may nag-heart, ikaw na yung mag-approach. Ikaw yung nagbibente. Diba? So, ikaw yung lumapit. Ikaw yung mag-offer. Tama ba, batch 1? Kayo magbenta, diba? Hindi makarelate yung iba yung mga hindi naka-attend. Oh. That's why it is better to present the business with the purpose of empowering the prospect rather than saying the how to. So nakakita na kayo ng mga presentation yung 5 minutes lang tapos inexplain lahat yung paano. Hindi naman nagbayad, hindi man lang nag-opt in o nag-register ng details nila.
Okay. Bakit nag-o-opt in dun sa registration form yung mga tao? Dahil sa mga video na naghahanap ng opportunity na makaalis dun kung nasan sila ngayon. So, hirap na sila sa sitwasyon nila ngayon, lalong-lalo na financially. Makakita sila bigla ng video na isa ka ba sa mga naghahanap ng financial breakthrough ngayong 2023? Matagal mo na bang gustong baguhin yung lifestyle mo pero hindi mo alam kung paano sisimulan? If yes is your answer, then click the link below. Napaparegister yung mga tao. Bakit? Ine-empower mo sila. Di ba? So instead of yung mga how, paano ba yan? Yung paano kikita, paano ganito, ganyan. Sa simula, empower mo yung mga prospect mo. So sa presentation ko talaga, pag pinanood niyo yung presentation ko, talaga nakabase siya. Pag nahook na siya dun sa sinasabi ko, ikukwento ko na yung pain ko, yung story ko, saan ako nag-start, yung journey ko, and then saka pa lang yung content. Dito sa content, medyo ini-empower ko pa sila. O, ito yung mga happy franchisee ko. Ito yung mga nakinig sa akin, yung mga naniniwala sa akin. Ito yung mga kinita nila. At ito rin yung pwede mong kitain. Talagang ini-empower mo yung tao. Kaya mo to. Di ba? People buy based on emotions. So, karamihan sa atin, lalo-lalo na yung mga impulsive buyers, dito nakabase. Ang desisyon nandito. Wala dito. Tama mali. Paano magbenta si Apple? Tsaka si Samsung. Bakit mas malakas si Apple kay Samsung? Pag nagbenta si Samsung, paano? Ito yung bagong TV namin. May ganitong inches yung laki. LED. USB 4. Yung USB port. Tapos, naka-built-in yung Netflix, YouTube, lahat. Kumbaga, yung specs, lupit. Si Apple, paano? Nagpakita lang ng maliit na video, nireguluan yung apo. Nireguluan yung apo ng Apple. Okay na. Pucha, pinipina. Wala man lang sinabing specs. O, di ba ano specs ng cellphone mo? Alam mo ba? Baka alam mo lang kulay eh. Baka hindi mo alam yung mga nasa accessibility niyan eh. Yung mga function, paano yung mga low light, paano yung dual screen, etc. Basta may nakita kang Apple, malupit ka. Tapos, bakit kayo bumibili ng Apple? Di ba? Dahil siya nakifeel nyo pag nakaganto kayo. Parang malupit mo eh. Ang Apple ako, hindi ako naka-Xiaomi. Baka reklamo ko ang Xiaomi. Hindi, example lang yan ah. So, tandaan nyo, at the end of your presentation, you should remove all your prospects' doubts, fears, and limiting beliefs about the products or services that you are offering. Kailangan, yun yung purpose mo. Kaya mo siya ina-empower kasi gusto mo matanggal lahat yun. Kahit gaano kaganda yung ino-offer mong negosyo, kung siya mismo, hindi siya naniniwala sa sarili niya, nagdududa siya, hindi ko to kaya. Hindi yan kukuha. Ang sasabihin lang yan, magaling ka eh. Kumita ka ng 1M in 1 month, magaling ka eh. Ako si hindi. Binubuli nga lang sa school eh. Ngayon nga, yung asawa ko nasusunod, di ako yung lalaki. Di ba nagdrama na? Nak ng tupaan. So, kailangan yan yung matanggal nyo guys sa mga kausap nyo. Yung doubts, fears, and limiting beliefs. So, ito yung solusyon. Take note. Pa-screenshot. Sulat. Okay? Yung mga clients po natin, they have at least 3 objections na iniisip nila sa utak nila. Ang pinaka-goal natin, tanggalin yun. Pagkatapos ng presentation, dapat matanggal mo yung objection nila. So, ito yung mga solusyon na pwede nyong gamitin. Number 1, offer objections. Objections like, is the product really effective? So, yun usually yung mga iniisip. Effective ba talaga yung products nyo? Or legit ba talaga yung business nyo? Or kikita ba talaga ako dyan? So, kailangan alam nyo yung sagot sa mga tanong na yan. Kasi yan yung possible questions na nasa utak niya. Kahit hindi niya sinasabi, kailangan masabi mo siya sa presentation mo. Are you with me, guys? Nakakasunod po. Kasi hindi naman kayo magko-question and answer after niya panoorin yung presentation mo online. Kasi hindi nga kayo magkakilala. Okay?
Number two, self-limiting objections. Objections like, this is not my cup of tea, not my field of work, not my line, or whatever bullshit excuse na meron tayo usually kung bakit hindi natin nagagawa. Ah, kasi bantay ako ng mga bata sa bahay. Housewife ako. Ah, kasi yung trabaho ko, 8 to 5. Pag-uwi ko, pagod na ako. Ah, kasi ganito, ganyan. Kaya pala ganyan pa rin yung resulta mo. Sabi mo dati, nung nag-franchise ka, gusto ko rin maging katulad mo, coach. Gusto ko rin kumita ng 100,000 per day. O ngayon, ano nangyari? Hindi may nagsusulat na dito. Nakatulog na. Tanggalin ko, ha? Ba't may nagsusulat dito? Sino nag-authorize sa'yo magsulat? Paano ba i-stop yan? Kaya nga lang. O, na-delay tayo ng 10 seconds. Magpadala ka ng Gcash ngayon na. Okay, i-off ko lang yan ha, para wala na magsulat. Dito yata yung sa annotation. So, annotation. Off ko na. So, disable na yan. Okay. So, nasa na tayo? Number two, self-limiting objections. So, ito na yung mga dahilan. Basically, dahilan mo sa sarili mo. Bakit hanggang ngayon, mataba ka pa rin? Bakit hindi ka pa rin nag-gym? Bakit ano, hindi ka pa rin nag-apply sa dream job mo? Tama, mali. Self-limiting beliefs mo yan eh. Ikaw lang naman nagsasabi na hindi mo kaya. Bakit ganyan ka pa rin? Oh, diba? Ayan yung dapat mo ma-eliminate sa kanya. O, paano? O, kumari, may kausap ka, nurse. Hindi ka naman nurse. O, di gagamitin mo yung story ni Coach Kurt. Oo, meron akong friend. Actually, I feel you. Kasi nag-share siya ng story sa'yo. Actually, I understand how you feel somehow. Yung kaklose ko dito sa business. Kahit di tayo close, eh, close na tayo, okay lang. Yung kaklose ko dito, si Sir Kurt. Kurt na lang. Kasi kung Sir Kurt, baka hindi sabihin hindi tayo close. Si Kurt, franchise din yun dito. Ako, pareho ako yung nurse noon. Pero alam mo yung, isishare mo yung pain ko. At isishare mo sa kanya, ano yung na-feel ko, same kami na na-feel, pero ang na-realize ko, na sa buhay pala natin, nating venture, nating game. Kumbaga, kung wala talaga tayong susubukan bago, wala tayong makukuhang bagong resulta. So, just to answer the objection na meron yung prospect mo, kailangan may mga balak na naka-ready. Okay? So, make sure, yun yung, kaya ako sinasabi to, para kilalanin mo lahat ng business partners mo. Alamin mo yung mga story nila para magamit mo when the time comes. Kasi kung puro paulit-ulit ikaw, ako po, isa po ang engineer, ang kausap mo pala, hindi naman engineer, anong pakialam niya kung engineer ka? Tama? Mirroring tawag doon, imi-mirror mo yung sa kausap mo. Kailangan yung storya katulad mo sa kanya para makarelate kayo. Mabreak yung ice. Makapag-build ng connection, may rapport. Kasi pareho kayo ng pain na naranasan sa buhay. So, mas madali mag-connect. Tama? Kaya kahit hindi mo story, gamitin mo yung story ng iba. Problema kasi na sa atin minsan, ano eh, porkit hindi mo story, hindi mo na inaano eh. Di ba? Hindi mo na pinapakialaman. Ay, hindi, sige, ano yan. Ganto ko eh. Di ba? Masyadong stubborn. So, anyway, number three, excuse objection. So, ito yung usually yung wala akong pera, wala akong oras, tanong ko sa asawa. Kailangan meron din kayong mga baon na bala dyan. Again, hindi po ako nag-start ng presentation na to para sabihin sa inyo exactly ano yung mga dapat sabihin dyan. Okay? Kasi sa ibang training yon. Sa ano yun eh? Sa objections in network marketing. Yan yung mga objections eh. Actually, hindi lang sa MLM. Sa lahat, anything na pwede ka magbenta. Anything related to sales. Lahat ng tao may objection regardless kung ref ba yan, TV ba yan, kotse ba yan, kondo ba yan. Kadalasan, yung mga nagtitingin, yung mga potential buyers natin, may mga kanya-kanyang objection yan. It's either pera, walang oras. Diba? So, kailangan alam niyo yung mga sagot dyan. No? Very basic lang naman itong pera. Kuwari ngayon, 2023 na, sinabi nung franchisee na prospect, sinabi nung prospect mo, wala pa kasi akong pera ngayon, hindi pa kaya. Guess what? Kaka 2023 lang. January 2023 pa lang.
Kung problema mo pera ngayon, last year malamang problema mo yan, tama? 2 years ago, malamang problema mo yan. Kasi kung hindi mo yung problema 2 years ago, hindi mo sana siya problema ngayon. At pag hindi mo pa ginawa ng paraan to, pwedeng next year, 2 years or 3 years from now, pag wala kang binago sa ginagawa mo, malaki yung chance na problema mo pa rin yung pera. Pahit ka ba 5 years from now, problema mo pa rin pera? Alam niya na yung sagot dun. Siyempre, hindi. So obviously, the best solution is, gawa niya ng paraan. Na next ko tuloy, gawa niya ng paraan. Tama? So, basically, kailangan kahit papano, meron kayong mga alam na sagot sa mga katanungan nila. Kasi magkakaiba ng objections yung tao. Pag hindi mo alam yung sagot sa objection niya, baka bumaba yung, hindi pala baka, bababa yung chance na maklose mo yung deal. Okay? Gusto niyo ba ng kasunod na training nito, ng main topic naman natin, kung ano yung mismong sinasabi pagka ganyan yung mga dinahilan nila, yung mga objections, yung mga script. Pwede ko rin i-share sa inyo yun. Oo. Sige. Send ko na lang yung Gcash ko mamaya. So, idea objection crusher. Ano to? Tell a claim or a story that will remove any misconception or objections that your prospect have related to our company. So, sa products natin na in-offer, sa services, sa franchise. So, kailangan matanggal natin yung misconception nila. So, usually, ay, ano ba yan? Networking ba yan? Obviously, franchise yung franchise natin na negosyo. Hindi. Tama? Kasi food business tayo. Franchising company yun eh. Iba naman yun eh. Iba naman yung networking eh. Hindi naman siya related doon sa franchise company. Pero, yung IT system na gamit natin ngayon, yung JC portal natin, sa networking company po yun. Okay? Yung may mga essential products na worldwide in-offer, health, wellness, beauty products, sa direct selling company natin yun, under JC. E di sila may-ari ng franchising company natin, itong JC. So, syempre, kung ang in-offer mo, franchise, at ang in-inquiran niya, franchise, tapos tinanong niya kung MLM ba yung franchise, pwede yung sagot, hindi. Yes, meron tayo nun, pero ibang side yon. Ito yun, oh. Yung cell detox. Ayan, kakayang code ko lang. So, yung mga essential products natin. Iba yun, eh. Ano po ba in-inquire nyo? Meron din po kami niyan. Gusto nyo ba? Gusto nyo ba pakinggan din? Sabi nyo, hindi. Sa franchise na lang tayo. So, kailangan, durugin mo na yung idea niya na anything negative na pwedeng maka-apekto sa decision niya later on na mag-avail. So, idea objection crusher. So, tell a claim or story that will remove any misconception na iniisip niya na negative about sa business natin. That's number one. So, pwedeng claim, pwedeng story. So, testimonials or case study, pwede mo rin itong gamitin para matanggal yung ano niya, mga misconceptions niya. So share a story about you or your business partner success story or testimonial that will remove his or her doubts and objections related to the products and services that you are offering. So again, pwedeng through testimonials. Actually, ito po yung mga most used strategy. Diba after natin mag-present, may mga testimonial tayo. Pwede mo rin siyang tawaging case study. It's up to you. So, ito po, one of our case study sa mga franchisee na kung gusto mo maging medyo mas professional. One of our case study related to our franchisee. Ito po yung background niya, ito yung history niya, ito yung ginawa niya. And so far, he already earned this amount. Diba ang ganda? So, ito, idea, objection, conclusion. So, ano yung conclusion? Basically, because you have proven that the objection of your prospect about the products, kumbaga, na-prove mo na yung objection ng prospect mo tungkol mga iniisip nila related dun sa mga products na in-offer natin na hindi totoo. Okay? Tataas ngayon yung chance na ma-close mo yung deal. Kasi nasagot mo na eh. Yun naman yung mga objections niya eh.
Basically, pwedeng 9 out of 10 pag tinanong mo sila. After the presentation, anong score mo sa presentation ko? 1 being the lowest, 10 being the highest. Ang sinagot, 8. O bakit kulang ng dalawa? Ah, kasi yan, lang pera. Diniretso ka, wala daw pera. Ano sasabihin mo? Oh. Diba? So, pag yun nasagot mo, yung mga objection niya na yun, makakapag-conclude na kayo. Makakapag-proceed na isa next step, which is closing the deal. So, nasa na tayo? Oh, meron pang isa, may bonus pa tayo. Offer something irresistible aside from the business opportunity you presented. So, dito na papasok usually yung mga freebies, yung mga free courses, yung mga exclusive GC na meron po kayong matatanggap sa akin na ganitong amount na freebie, meron po kayong mapapanood ng mga free courses, meron po kayong private or exclusive group sa Facebook na kukunti lang kayong ina-add namin doon. So, meron kang bonus sa kanila lagi para mas tumaas yung chance na ma-close mo yung deal, no? Kailangan nyo yan. Okay. So, nasa na tayo? Hook, story, content, and then offer. Ito ka pala mag-offer. Oh. So, itong offer na to, your goal in this step is to introduce the business the right way to your prospect. Offer something irresistible, something that will make him or her say, sulit na sulit. Kaya nga tayo naka-all-in package, tama? So, and the prospect should think parang no-brainer na yung offer na to. Usually, sinasabi na rin na to, sulit po ba ma'am? Pag tinanong natin, ma'am, sulit po ba yung promo? Yes. Pero pag tinanong mo kung magpa-franchise, hindi pa rin. Kasi may mga objection pa eh. Hindi mo siguro na nasagot yung objections kanina. Kasi pwede nga niniwala na sila, eh, marami nga nagkaresulta, maganda nga yung sistema ng company, maganda yung compensation plan. Pero hindi mo nasagot yung objection niya. Kaya siya nag-know. So, for you to find out ano yung objection niya, tanongin mo na yung score, 1 to 10. So, ito po yung scale just to check gano'n mo nagustuhan yung business. Pag sinagot 9, meron isang dahilan, doon mo na malalaman kung ano yun. Para doon ka mag-focus. Diba sa dami ng tinuro ko kanina strategy, pwedeng isa lang doon yung kailangan mong sabihin para ma-close mo yung deal. Okay? So, meron din tayong value for money approach. So, syempre, all-in package natin, i-breakdown mo, total na halaga niya nasa 300,000 plus, pero makukuha mo siya ng 17,000 lang. So, i-breakdown mo sa kanya. Ito yung value for money approach. Okay? Oh, ito na yung offer strategy. Nandito na tayo. So, what is the offer name? So, madami to. Ilan ba to? Ayan, madami to guys. So, ito yung mga strategy na pwede mong gamitin pag ino-offer mo na mismo yung mga services or products natin. So, what is the offer name? So, a short and quick introduction to your products and services. So, ito po yung ino-offer namin. Meron kaming tatlong franchise. First is yung food cart franchise. Second is yung community franchise. Third is yung home-based online franchise. So, sabi mo yung mga amount, di ba? So, ini-introduce mo na sa kanila yung ino-offer natin. Ngayon, syempre, kaya ka nagbibigay ng option. Every time na magpe-present ka, make sure meron kang options. Kasi kung isa na yung option, tas ayaw nila, sayang. Diba? So, mag-start ka dun sa food cart kasi yun yung pinakamahal. So, sa presentation na isi-send ko sa inyo, sinimulan ko siya sa food cart. So, first offer, yung food cart franchise, 288,000. Tapos sinasabi, in-explain ko rin doon ano yung inclusions, mabilisan lang. So, kung ikaw yun, tapos sinishare ko siya in a way na parang nagkukwento lang ako. Kung gusto mo ng physical card, kung meron ka magandang pwesto, ito bagay sa'yo. Tapos ikaw yung tipong nakahipon na, may negosyo ka, gusto mo magdagdag ng pagkakitaan, hindi problema yung budget, ito para sa'yo, yung food card franchise. Pag medyo naman nagsisimula ka pa lang, ilang years ka pa lang sa work, and marami kang bills na binabayaran and sakto lang yung puhunan mo around 50,000 lang, pwede sa itong community franchise business. Ito naman, hindi mo kailangan ng pwesto, hindi mo kailangan ng renta, hindi mo kailangan ng mga empleyado. So, alam mo yun, kinukwenta mo na sa kanya. Ang kailangan mo lang, freezer, etc. Tapos, kung wala pa rin siya noon,
Okay, ito, pang estudyante, pang mga bagong pasok nga sa trabaho, yung mga wala pang ipon. Usually, estudyante lang nag-aabil nito. Siyempre, yung iba, mapapride. Pang estudyante naman pala yung kaya ko. Kaya na bahala magkwento nun. Basta sabihin nyo yung offer. Yun yung offer nyo. So, i-offer nyo yung mga in-offer natin sa JC, sa franchise natin. So, offer name is for telling your prospect why this business is exactly a perfect fit for him or her. So example dito, yun nga, yung this business is perfect for people who experience an increase of daily cost due to inflation. So ang ginamit ko ulit dun sa presentation na isi-send ko sa inyo mamaya, yung cost of living natin. So, apektado ka ba sa price increase ng mga bayarin, yung mga ganon? Definitely, lahat naman apektado, di ba? So, kasi pagka ang dami ko masyadong tinatarget, isa ka bang housewife, empleyado, OFW, napakadami. So, hindi ko siya hindi ko siya ma-discuss lahat, literal. Pero yung pagtaas ng bayarin natin, lahat tayo naka-experience yan. Correct? So, yan yung ginamit kong approach. Pero, ito po, opinion ko lang. Ito lang yung ginagamit ko. Pwedeng ibahin nyo sa inyo. Next is everything you get. Discuss the inclusions of the business and don't forget to highlight ano yung mga kailangan mo i-highlight mo. Features, advantage, and benefits of being part of this business. Okay? So parang sa products lang yan. Bibili siya ng kape, i-highlight mo ano yung feature ng kape, ano yung advantage pag yun yung ininom mo, at ano yung magiging benefit para sa'yo. Diba? So, pwedeng maging benefit sa kanya, yung good health, maganda sa kalusugan, yung iinumin niya. Pwedeng advantage sa kanya is mas makakatipid siya kasi may discount siya dito. Pwedeng yung feature nung yung mga matatagpuan mong ingredients. So, sa, alam mo yon, kailangan kung ano yung mga benefit nung in-offer mo, kailangan masabi mo sa kanya yon. Kasi nandito ka na sa offer eh. Nag-offer ka na, di ba? Okay na eh, nahook na siya. Nakarelate siya sa story mo, nabaksak mo na yung content, kailangan yung offer mo, irresistible talaga. So, para mag-avail siya, pwede mo rin gamitin yung value stacking. Ito, ginagamit namin to matagal na. Kaya lang, yung iba, hindi lang nila alam kung ano yung tawag. So, itong value stacking approach. Ito na yung kukumputin mo magkano yung magpagawa ng website, magkano yung delivery system natin, magkano yung maintenance nung every year, annual fees, etc. Magkano yung dating franchise promo. Di ba yung all-in package natin ngayon, yung community 2-in-1? Yung may tok-tok na, tapos meron pang community franchise na 58K, tapos lahat ng yun makukuha ng 17,888 lang. So basically, yung original price nito, kung magpapagawa ka sa labas, abutin ka ng million, sa atin 17, yun yung value stacking approach. Okay? So, very effective to guys. And then, ayun, so nakulit lang to dito tayo sa baba. Why offer name is different? So, most prospects like to acquire something unique. Tandaan nyo to guys. So, something different from other offers. So, kailangan alam nyo yung USP natin or yung unique selling proposition ng company natin. So, tayo lang po, unang-una, tayo lang yung company na may sariling IT company. Tayo lang yung company na may sariling delivery services. Tayo lang yung company na may sariling online franchise system. Basically, napakadami nating USP. Hindi mo lang na-take advantage yung mga yun. Pero pag na-highlight mo yun sa presentation yun, alam nyo guys, marami kayong makikita ang franchise sa labas na nag-offer ng exact same product natin. Pero ang pinaka-advantage natin sa kanila, ang pinaka-unique selling proposition natin sa iba. Meron tayong ganito, meron tayong ganyan, meron tayong ganito. So, yun yung mga i-highlight mo. So far, nakakasunod po. Kasi puro information na to eh. Yes or no? Can you type yes? Okay. Nakakasunod naman daw. Anyway, this is recorded. So, later on, send ko na yung link. Nasaan na tayo? Bonus. Ito na yung freebies ulit. So, pwede mo gamitin dito yung tangible products natin or kung meron ka mga free trainings. Actually, itong ginagawa kong trainings na to, this is part of my free trainings. So, pinipitch ko to sa mga future franchisee or prospects na kausap ko
once naging part kayo ng team namin, ang pinaka-advantage mo sa team ko, aside dito sa mga matatanggap mong freebies and yung franchise, meron pa tayong mga free trainings like this. May mga courses tayo that will really help you grow. Hindi lang yung bulsa mo yung lalaki dito, pati ikaw, growth, personal development. Marami kang matututunan na magagamit mo outside. So, ito, malaking tulong din siya when closing a deal. Ayan. Ano pa? Price reveal. So, ito rin yung kanina, yung value stacking. Pero, kung kanina, nag-value stacking ka, pwede kasi na hindi mo pa sinasabi yung totoong price natin. Dito sa price reveal, sa dulo to eh. So, sa una, habang nagpe-present ka, o yung community franchise, 58K, yung online franchise, ito yung benefits niya. Pwedeng inuna mo muna lahat ng benefits. Magkaka-shoplink, magkakaroon ng 20% discount, company yung magpapadeliver ng products, company yung magko-collect ng payment para ipadala sa iyo, 'di ba? Ini-encash na lang natin 'yon. So after mo sabihin 'yon, pwedeng sa dulo mo sabihin yung presyo. Ito yung price reveal. So pwede mong gawing technique na sa presentation mo nasa dulo yung pinaka lowest package. Okay? So yun yung price reveal. So ito lahat ng mga diniscuss ko, ito lahat yung mga marireceive mo pag nag-franchise ka at makukuha mo siya sa gantong halaga lang. Yun po yung price reveal. Sa dulo mo sinasabi. Lalong-lalo na kung lahat ng presyo mga binatawan mo kanina, 200K, 50K, 100K, malalaking figures. So para kang pumunta, nung nagsha-shopping ka, nung nag-window shopping ka sa mall, pumunta ka ng LV, pumunta ka ng Prada, pumunta ka ng Gucci, napakamahal ng mga bili, mga damit, sapatos, 50,000, 80,000. Tapos subukan mo pumunta ng Uniqlo, H&M. Makikita mo, yung 5,000 na damit sa Uniqlo, magiging mura sa paningin mo. Bakit? Galing ka sa LV. Yung sweatshirt nila, 80,000 eh. Yung jacket, 150K. Tama? Ganon din po sa sasakyan. Try mo pumunta, pag nagsiset ka ng goal, try mo pumunta ng, gusto mo magkasasakyan, punta ka ng Ferrari, Lambo, i-feel mo. Tanong mo kung magkano. Tapos balik ka ng Toyota, tignan mo yung BIOS. Ano, ma-feel mo talaga na, pucha, kaya ko to, hamura lang nito. Ganon din dito sa price reveal. So pag laking-laki na sila sa mga pinagsasabi mo, bigla ka magpa-price reveal, na ito na lang, makukuha mo siya, ito na lang. Yung TokTok 17, ano yun? Yung TokTok para maging operator ka, ito yung babayaran mo. Yung community franchise, 58K. Yung food cart, 288K. Pero pagka inabil mo itong 17,800, may community franchise ka na, discounted ka pa sa food cart. Alam yung mga ganon. So, is it worth it? Your prospect will automatically tell you they want to avail once they feel that the amount they will pay is nothing compared to all the benefits they will have. So, dapat ganyan yung ma-feel nila after your presentation. So, kaya importante yung value stacking tapos price reveal. Okay? So, ano nang next step natin, guys? Okay? After ng offer. Okay? What to do next? Do a walkthrough. What they need to do to become part of your team. So, kasama rin to sa offer strategy. Bakit? O pwede kasing gamitin mo yung, ito yung gagawin natin ha, pag nag-franchise ka na, ito yung mga next step. I-add kita sa GC, attend ka ng NFO, attend ka ng trainings. So, yung walkthrough mo sila para alam nila what's next. Mabawasan yung ano nila, yung worry nila. Kasi, minsan pag nag-worry yung mga prospect natin masyado, nahirapan sila, naka-cloud yung judgment nila, hindi sila makapag-decide. Kasi parang anxious sila, anong gagawin ko kaya dito pag nagbayad ako? Kasi pwedeng mako-close mo na eh. So make sure na i-walk through mo sila. O ma'am, after mag-franchise, gato gagawin. Lalong-lalo na kung ikaw yung nag-present, hindi ikaw yung nag-invite. Invite siya ng referral mo, ng business partner mo na. O ma'am, nakita mo yung ginawa ko sa'yo ngayon. Ito yung sinabi ko sa kanya at ito yung ginagawa na namin ngayon mismo. So dati, nung siya pa lang yung nakikinig sa akin, yung walk through ko siya, ito yung mga gagawin. And the next thing you know, ikaw nandito ka na, na-refer ka na niya, kinakausap na kita. Kasama to sa walkthrough process namin. So makikita niya na legit. Ah, okay. Ganito pala yun. Okay. Nandiyan pa ba kayo? Nandito na tayo sa last part ng five steps system natin sa pag-create ng
seven figures business presentation. So last part is close strategy. Again, meron ako mga scripts para sa closing, sa mga objections, yung talagang objections, pero wala siya dito sa training na to. Kasi ang purpose lang nito, bigyan ko kayo ng framework. Okay, kayo pa rin gagawa ng presentation nyo kasi. So, kaya wala dito, framework lang. Kumbaga, bibigyan ko lang kayo ng idea. Okay? So, last strategy is closing. So, close strategy. Last step is all about closing the deal. Okay? Nakapabango ka, ganda ng damit mo. Nagkita ka yung office, pinakain mo, lahat dinikman. Okay na, na-present mo na. Tapos, ending, mahihiya ka lang. Ano man magpa-plan? Hindi mo siya madiretso na magtanungin man lang na mamamag-avail ka ba? Mamagpa-franchise ka ba? O kaya diretsong tanong na ma'am, ito po yung application form. If you don't have, do you still have questions or ready na po tayo mag-process? Yun, ganun ako magtanong eh. Do you have any more questions, ma'am? Or do you want to get started? Tapos maganda, naka-ready na yung application form, meron na. Ito yung ball pen. Nakalapag na sa lamesa. Ganun lang kasimple. Sa, pag naman online, send mo yung link. Yung, dapat meron kang link. Kung, yung call to action, no? Kung saan siya mag-avail. So, closing strategy natin is dapat, the purpose of this step is to give meaning why they need to take action as fast as possible. So, dapat matrigger mo dito yung sense of urgency. Okay? So, take note, ito yung mga kailangan mong tandaan. You don't need to use all the closing strategies, you know. Use the closing strategy that will give you the highest chance to close the deal. So, kung alam mo na in the first place na ang problema ng tao, oras, yun yung banatan mo. Baka kasi alam mo yung problema niya, oras, tapos banat ka ng banat na closing related sa pera. Pare, pag problema mo, ganito, ganyan, pera, pera. Baka ma-bad trip pa sa'yo yun sa'yo. So, kailangan alam mo kung ano yung objection niya. Kaya nga pinapatanong ko eh, 1 to 10, ano yung score mo sa business? I-rate mo naman. 1 being the lowest, 10 being the highest. Sabihin niyan, 7, 8. Okay, ang ganda ng score mo, passing grade. Pero hindi siya 10 out of 10. Ibig sabihin, hindi ka pa talaga mag-avail. Gusto ko malaman kung bakit. Ano yung objection mo? Ano yung nag-hinder sa'yo or nag-hold back sa'yo? Bakit hindi 10 out of 10? So, doon na niya sasabihin. Kasi problema ko pera. Kasi problema ko oras. Kasi tatanong ko pa sa asawa ko. Lahat naman yan dahilan lang eh. Basically, hindi pa talaga sila 100% tiwala. May konting duda pa yan. Okay? So, doon mo sila bibiyakin, no? Kailangan ma-breakdown mo sila doon. So, dito, sa closing strategy natin, gamitin mo kung ano yung sinabi niyang objection. Okay? Paano yan, coach? Hindi ko alam kung ano yung dapat sabihin. O, ibig sabihin, kulang ka pa sa training. Tama? Kailangan mo pa umattend ng mga trainings tapos practicing talaga to. Kasi hindi naman to overnight, alam ko na eh. Diba? And next, only, oh guys, tandaan nyo ha, take note nyo lang to only if applicable. Kung applicable lang po sa kausap nyo utang na loob, baka mamaya sabihin nyo lahat eh. Oh, bawal po dito ang tanga. Pwedeng bobo. Huwag lang tanga. Ha? Kasi hindi naman po kailangan graduate. Parang kung nasabing hindi kailangan ano, di ba? Hindi po kailangan graduate para gawin yung negosyo. Hindi po kailangan degree. As long as may pangarap, may goal, marunong makinig at willing matuto, pwede ka na dito. Okay? So, tandaan nyo lang, if applicable only, yung guarantee clause natin. Most of the prospects want to hear a guarantee of something. Either ginarantee mo sila na pag nag-franchise ka, promise ko sa'yo, Ucha, 100%. Susuportahan kita, i-guide kita, tuturuan kita in every step of the way, literally. Pero dapat, do your part. Baka mamaya, for show lang yun, ha? Baka mamaya, for show lang yun. After niya mag-franchise, ganun din yung sasabihin mo sa next na kausap mo, tas hindi mo naman pala sinusunod. Huwag po ganun. Kailangan, ano, maging credible naman tayo. Diba? Kaya po nasisira yung industry natin sa mga taong ganun. Sabi, tutulungan. Pero pag nag-franchise, kinabukasan, wala na. Wala man ng next step. Tapos pag pinalo up yung previous, ikaw pagalit. Punta ang office, kuha yung previous. Ay, ibang umingiti, oh, mga tinamaan. Nung una,
Ah, kami po bahala magpadala yan. Yes po. Akala, konti na lang, santo papa ka na, sobrang bait mo. Tapos pagkatapos magbayad, tinanong lang kung kailan yung training. Ah, maghintay ka. Busy ako. sino ganon? Sana wala naman sa team natin. No? So, basta po, pag may ginaranti ka, ikaw na yun eh. Kayong dalawa na yung magkausap eh. O, kumbaga ako, lalaki sa lalaki na to, tiwala ka sa akin, pare. Maniwala ka sa akin, ako bahala. Tutulungan talaga kita. Pag sinabi ko yun, tutulungan ko talaga. Sigurado yun. Hindi ako papayag. O yung guarantee ko, once nag-kwari, kasi yung mga franchisee ko, lahat yan, ginagawan ko ng website yan, yung mga gusto, pero hindi libre ah. Tapos meron akong guarantee sa kanila. Ah, ito, bayaran mo ako, hulugan, 3 to 6 months. Kasi ganun ako siguradong meron kang resulta, kikita ka dyan. So meron na ako mga ginawan sa team ko. Ganun ako, sure. Ganun ko sila ginaranti. O ito lang muna, initial lang muna, the rest, bayaran mo pag kumita ka na. Ganun ako, sure. Nakikita sila. So yun yung guarantee clause ko. So ano yung guarantee clause nyo sa mga prospect nyo? So it's either in a form of yung time mo, undivided attention, ibibigay ko sa'yo. Tutulungan kita. Pwedeng yung freebies, pag nag-franchise ka today, meron kang 18,000 na freebies na matatanggap. Kung hindi ka nag-franchise today at bukas pa, wala na. O din yung sense of urgency niya matitrigger. Tama. Sayang naman, 18,000 din yun. So, nag-gets nyo? Next, yung anti-guarantee clause. Dalawang option lang po to, yung approach na to. Kung hindi mo kaya mag-guarantee ng kahit ano, okay, ito yung dalawang approach na pwede mong gamitin. Say no clause, tsaka say yes clause. Yung say no clause po, let your prospect imagine that what would happen if they don't push through with the deal. Paano kung hindi nagbayad? Especially if they are hardworking in their field and they feel that they are not growing financially. Alam mo naman na yun kasi nag-usap, nagpintuhan na kayo eh. Alam mo na yung background niya eh. Alam mo na dapat kung saan mo siya titirahin pagkatapos ng presentation. Oh, di ba sir? Sabi mo, 5 years ka na sa work and the reason why naghanap ka ng business, kaya ka naging court kasi kulang na yung kinikita mo. So what would happen kung hindi mo to ginrap pag di ka nag-franchise? Same old so. Paulit-ulit, sir. Di ba? So yun yung ipaparealize mo sa kanya. Diba? Lagi sinasabi ng mentor ko, if you always do what you've always done, you will always get what you've always got. Tama naman yun, diba? So paulit-ulit mo gawin isang bagay, resulta, pareho lang, walang mag-iiba. Tama? So kung nagwala-trabaho ka lang, for the past 5 years, wala kang dinagdag na pagkakitaan, sinexpect mo, yayaman ka, niloloko mo yung sarili mo. So ito yung the best na pwede mong i-apply pagka yun yung kausap mo, yung kaharap mo. Alam mong masipag sila sa trabaho, alam mong hirap sila financially kasi nga tumataas yung expenses. Papa-imagine mo lang, o sige, bigyan kita ng scenario, hindi ka nag-franchise, anong gagawin mo next? Nakita mo yung opportunity, sabi mo maganda, ang ganda yung kitaan, sabi mo sulit, ngayon ang decide mo sa huli, hindi ka mag-avail. Whatever your reason is. Ngayon, ano mangyayari sa'yo? Babalik ka saan? Sa work. Gigising ka na naman ng umaga. Ipapaalala mo lang yung pain. Gusto mo ba yun? 3 years from now, ganun ka pa rin. O kaya nga, dapat ngayon mag-sacrifice ka. Gawin mo ng paraan to. Franchise ka. Tapos babalik ka sa guarantee clause. O alam mo, pag nag-franchise ka, tutulungan kita. I-guarantee mo yung sarili mo. Huwag mong gagawin to, hindi mo kaya i-guarantee ha, na mabibigyan mo siya ng oras. Masisira ka lang. Okay? Sa say yes close naman, your prospect, let your prospect imagine all the worst, all the what ifs. Okay. What ifs when he or she decides to grab the opportunity. Ikinoclose mo na yung deal. Pero undecided pa rin siya. Pwede mo rin itong gamitin sa kanya. So, pare, ito yung mga resulta na pwede mong makuha. Lalong-lalo na kung nasa office ka, ang dami pong sports car sa labas ng building. Usually, pag ang turo ko sa mga leaders ko,
pag sinundo mo yung prospect mo, yung invite mo sa labas ng building, kailangan gamitin mo yung mga sasakyan. Makita mo yung mga sports car na yan. Company incentive yan para sa mga top performing franchise consultants natin. Tapos itong building na to, dati nagrarenta lang tayo sa third floor, ngayon may sarili na tayong building. Ganun nakalayo narating ng company natin. Ganun ka-effective yung business natin. So, mamaya, pwede mong ipaalala yun sa kanya. No? Sa mga wala naman sa office, kailangan meron kayo sa simula na mapakita, di ba, yung results nyo or yung business partner nyo. Tapos yung kasi yung ipapaalala nyo pag nag-yes close na kayo. Naalala mo yung pinakita ko kanina. Ganun yung pwede mangyari sa'yo pag in-rub mo yung opportunity. Kasi kung hindi mo i-grab yung opportunity, 0% chance na mangyari yun. Dito, may chance. So yung yes close, basically, parang fina-fast forward mo lang yung buwan, yung taon. Eh, magiging ganito ka. Magiging ganito ka kapag ginrab mo yung opportunity. Mataas yung chance. So ang binibili na ng tao dito, yung chance ha, na magbago buhay nila financially. Okay? So, may testimonial close din. So, testimonials are very powerful and usually the most used strategy to close a deal. Kasi based on facts ito eh. Okay, dating call center agent, kumita ng 500,000. Dating construction worker, kumita ng 1 million. Dating nurse, di ba? Yung mga proof, literal, na facts, naka-base sa facts talaga, pwede mo gamitin yun. And then, paano naman to? What to do? Use positive feedbacks and reviews about the business. So, that yung nung pandemic, isang, di ba, ganun ginagawa nila boss ngayon, yung company natin. May mga ini-interview ng mga riders. Nali-off ako sa trabaho ko, natanggal ako sa trabaho ko, buti na lang, may tok-tok. Nakapag-apply ako sa rider, and now I'm happy and earning 1,000 pesos per day. Nakapag-provide ako sa family ko. Positive feedback and review yun eh. Pwede mo gamitin yun. When was the last time na gumamit ka ng rider or ng franchisee na nagbibenta talaga ng food products natin as your closing statement, as your testimony? Meron ba dito? Baka puro ikaw lang. Puro yung mga katabi mo lang. Ang dami-dami natin dito may magandang resulta. Gamitin mo lahat. Okay? Tapos, price chunking close. Ito naman yung para ma-remove nila yung objection na masyado naman mahal tong franchise mo. Kailangan maparealize nila na mababa lang yung capital na kailangan nila compared sa inclusions na makukuha nila. So during closing, you can remind them about all the yung original amount nung i-avail nila at magkano na lang nila makukuha. So bakit ka nahihirapan mag-decide? Remember when I presented the inclusions, naalala mo yung 500,000, you can get it for 17 na lang. So, what's holding you back? Okay? Bakit hindi ka pa makapag-fill up ng application form or nung link na sinin ko? What's holding you back? Wala siyang kawala pag magkausap kayo eh. Tama? Unless, talaga makapal yung mukha nung kausap mo, nakamute, tas hindi talaga nag-on ng camera. Tas naka-off yung camera, nakamute, nasa Zoom. Wala na tayong magagawa doon. Ibig sabihin, hindi siya yung tamang tao. Talaga. Next ka na lang. Baka kasi umiyak eh. No? Worst case, best case, close. So, your prospects don't like to take big risk most of the time. So, ang kailangan mo lang gawin dito, again, i-realize sa kanila na wala naman talaga mawawala sa kanila. At wala naman talagang big risk kapag ginawa nila yung negosyo. Bakit? Yung 17888, big risk ba yun in the first place? Pangalawa, ilang 17888 na yung nalabas niya in his lifetime. So kung 30 years old na ako sa January 28, tumatanggap ako ng cake. Thank you. So kung 30 years old na ako by then, ilang 17888 na kaya yung nalabas ko? So sabihin nating 18 years old nung simula akong gumastos. Binigastos ko yung baon ko, pinandedate ko, tama? Pinanggugupit, pinangkakain. So 18 plus 30, so 12 years. Sa 12 years na gumagastos ako, ilang daang libo na kaya yung nagastos ko? Tama?
na hindi related sa negosyo, magkano kaya yung bumalik sa akin? Do you have any idea, guys? Magkano pera bumalik sa akin sa lahat ng ginastos ko na yon? Ang bumalik lang po sa akin, resibo, definitely. Kasi puro gastos nga eh. So, yun ang biggest risk. Yung gumagastos ka sa mga bagay na alam mong wala namang babalik. Yun ang risk. Pero ito, naglabas ka ng puhunan mo para sa isang negosyo, magbibigay ng chance sa sa'yo na ibalik yung nilabas mong pera tapos kumita ka pa. Hindi lang kumita, umaman. Tapos, ewan ko, hindi ka pa rin decided. Tama? So, maganda tong closing na to, worst and best case scenario. Urgency closing naman, ito na yung paggamit mo ng salita na ito naman, ang ika-counter naman ito, yung manyana habit, yung mamayana. Or next week na lang, o saka na. So, use words like limited time, limited slots, promo until today para makakuha ng freebies. Guys, are you learning so far? Type yes. And then, yung pinaka-last natin dito na pwedeng gamitin, yung the payment proof clause. So, in psychology, guys, people usually imitates the behavior of others. So, in this case, show them proof that people are really buying from you. Doon ka na makakita ng mga nagmamay day ng nakabenta ng tatlong pack ng siomay. Tapos magugulat ka na lang, may mag-PPM sa'yo, nagtatanong na ng presyo. Kasi nakita nila na may ibang bumili sa'yo. Tama? So, kailangan dito, pag may nagbumili sa'yo, pag may nagbayad sa'yo, picture mo. Kumuha ka ng proof. Videoan mo. Para makita ng mga future prospects mo pa na, may bumibili nga, legit nga to. Nagigets niyo ako? Ganun lang po kasimple yung payment proof clause. So, okay. Ito naman sa closing, yung what will happen next. Ito na yung walkthrough na sinasabi ko sa inyo kanina. Na ang gagawin natin pagkatapos mo magbayad, magpi-picture taking muna tayo, o kaya kung online naman nagbayad, pwedeng diretso na ng NFO. So after nyo po magbayad, mag-franchise, after 3 to 5 days, ipaprocess ko yung application mo bago mo matanggap yung franchise ID mo, yung username credentials mo, attend ka muna ng module 1, 2, and 3. Doon muna sila yung walkthrough. Yan, sa exclusive GC, attend ka ng NFO, pag natapos mo yung tatlong module, and then doon tayo mag-zoom ulit para ibigay ko na sa'yo yung account mo. Okay? So, tuturo ko na rin yung do's and don'ts. Basically, binu-walkthrough mo na siya. Inexpect mo na magbabayad siya. So, sir, after ng presentation natin, ganito yung magiging next step. Ha? So, pwedeng umagree lang siya sa'yo kung agreeable person siya. Tapos maganda naman yung business. Pwedeng, dire-diretso na yun, wala nang tanong. Pwede rin na, teka lang, hindi pa ako decided mag-avail. Pwedeng ganun. O kaya magbibigay ng objection niya. So, FAQ closing naman, we are already using this approach actually sa mga daily Zoom natin. Di ba after nung may FAQ tayo? So, lahat ng unanswered questions makikater dito. Kasi ito yung frequently asked. So, yung prospect nyo, pwede na makapag-proceed sa pag-sign up kasi masasagot lahat ng FAQ. And of course, yung gift or reward instruction naman, we are already using this approach also sa daily Zoom natin. So, this is to cater all, hindi ko pala na-paste yung meaning ng gift or reward instruction. Pero basically, yung gift or reward instruction natin, more on magbibigay ka na naman ng mga freebies sa kanya. Okay? Para maklose mo siya. So, guess what? Meron, pag nakapag-franchise ka sa akin today, meron ka marireceive na freebies or yung mga module, yung mga courses. So, basically, yun yung gift or reward na instruction. And then, last of all, yung thank you and final call to action mo. So, thank you for your time, for watching, give them a final CTA o yung call to action. So, paano sila makakapag-process? Dapat meron kang call to action such as yung link, kung saan sila mag-fill up ng application form, or kung magkasama kayo sa office, yung application form mismo printed out,
At kung kilala mo yung tao, pinakamaganda, kung ano yung mga alam mong details, isulat mo na. Para talagang feel na feel nila, no? So, pipirmahan na lang nila, tapos magbabayad na. Tapos na, ganun lang kasimple, no? So, guys, ito na yung video ko sa YouTube. Okay, so, punta kayo sa YouTube, search nyo Kurt Nokum, and then mag-subscribe na rin kayo. Okay? Tapos yung duration nito, yung title nito, Online Franchise Presentation. So, learn on how to boost your income by having your own online business with a proven and effective system. May nakita ka bang franchise na salita dyan? Wala, no? Something unique. So, 29 minutes yung video presentation ko. And hindi siya talagang pag pinanood mo na 100%, sobrang lupit, no? Baka may mapanood ka pang iba. Pero binis ko dun sa tinuro ko kanina. And so far, kumikita naman ako. Nakita nyo naman yung kinikita ko, di ba? So, thank you. Tapos na tayo. Close ko muna yung recording tapos Q&A tayo, ha?